Hi everyone! Mabuhay! Nandito na naman ang pasaway. Mayroon akong isishare or tips sa bagong mag-asawa o kahit hindi man bagong mag-asawa, yung mga nakabili ng properties na gusto na nilang tumira at lumipat, may mga ilan-ilan tips akong isishare sa inyo. Panoorin at pakinggan. Hello, ito na. Ta-da-da. Tips para swertihin sa mga nakabili ng properties, may new house na kayo, may pampaswerte na ako ibibigay na tip sa inyo. Uno or one, bago tumira or lumipat sa bagong biniling bahay at lupa, ito ang tamang pwedeng gawin. Una, gawin ito bago pumasok sa bahay. Sumigaw ng pinaka malakas. Ito ang inyong sasabihin. Tabi-tabi po. Tao po. Sabihin ito ng malakas. Ito pa, wait. Marahil nagtataka ang iba dyan kung bakit kailangan sumigaw. Tandaan natin lahat na mayroon nang nauna sa atin bago pa tayo isinilang dito sa mundong ito. Tapos, may mahalaga tayong dapat na sundin yung mga nakaugalian na ng lahat. Sunod nun, ipapasok na natin, ang una-una natin ipapasok ay ang santo, asin, asukal, bigas, tubig, at ano pa man dyan. At higit sa lahat ay ang number one ay ang magdarasari. Pa? Pala, meron pa tayong isa pang tips. Yung hagdan. Yung hagdan ninyo. Kinakailangan alam nyo kung tama ba ang bilang ng hagdan. Ito ang inyong gawin. Ito na ang tamang bilang ng hagdan. Uno ay ang tawag doon ay uro, hindi inodoro. Ang katumbas ng uro ay ginto. Pangalawa, plata. Hindi plato, plata. Yung plata, ang katumbas nun ay tilak. Pangatlo, mata. Hindi mata, kundi mata. Ang katumbas ng mata ay kamatayan. Para sa ating lahat, para swertihin ang inyong new house o swertihin kayo mismo, ay ang tamang pagpili ng bilang ng hagdan ay dapat sa landingan niya dapat ay oro, para ginto ang ibig sabihin nun. Kapag sa oro siya makalanding sa pinakalas, in landingan ng bahay ng hagdan niyo. Kaya mas maganda kung oro siya.
Laging uro dapat. Okay? Tapos na po tayo. Sana naibigan ninyo yung aking munting tips para sa inyong lahat, sa mga baguhan dyan, sa bago mag-asawa, na makabili ng mga new house. Ayun ang inyong gawin. Mabisang magbisa talaga siya. Diba? Paalala po sa atin lahat, tayo'y mag-alay ng dasal panalangin. At higit sa lahat ay magpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoong Jesus. Yan lang po. Like, share, at subscribe ka na sa channel ko na ito.